Maaga nga na naman kaming nagtrabaho dyan sa mga oras na yan para maghanap ng kaperahan. Skinless longganisa at pritong saging na sabanga ang ipinaulam namin sa mga nag-order nga sa amin ng pang-breakfast. Hindi ko na nga naipakita kung paano nga lutuin yung ating skinless at pritong saba. Siyempre, prito-prito lang naman po ang ating gagawin kaya naman hindi ko na nga naipakita sa video. Alam niyo naman na po siguro mga bebe ko kung paano nga magprito ng pritong saba at pritong skinless. Doon nakapag-pack na nga kami ng aming pang-breakfast na pa-order mga bebe ko ay ready to deliver na nga po yan. Kaya naman dali-dali ko na nga lang inilabas at nandyan na nga yung magdi-deliver. At nung matapos na nga namin ang pang-breakfast na aming mga pa-order mga bebe ko ay isinunod na nga namin itong aming pang-merienda. Pansit palabok nga na naman ang kanilang in-order kaya naman ito na naman ang ating tatakalin for today's video. Inuna ko na nga lang takalin yung pansit habang niluluto nga ng kasama ko yung kanyang sauce. Nung nakapagluto na nga po pala ng sauce yung aking kasama ay siya na nga rin po pala ang naglagay dito sa ating pansit na tinakal kanina. Kasunod nga nun mga bebe ko ay nilagyan na nga rin po pala namin ng mga toppings. May tinapa, may giniling, may chicharon at may itlog. Nag-garnish na nga rin po pala kami ng konting spring onion. Nung makapagtakal na nga kami ng aming merienda na pa-order mga bebe ko ay isinunod ko naman itong ating tanghalian. Fried chicken na nga rin po pala na 40 pieces ang kanilang order at may kasama ngang gulay. Ito nga, tinatakal ko na nga po pala itong kanilang order na gulay. Inilagay ko na nga rin po pala sa pudre yung kanilang in-order na pang-lunch. Kasunod nga nun mga bebe ka, eto namang pansit ang ating tatakalin. O diba, napakadami nga nating ganap for today's video. Kaya naman mga bebe ka, mapapanood nyo na lang sa aking reels kung paano ko nga lutuin yung gulay at eto ngang pansit sotanghon. Nung mailagay ko na nga itong pansit sa bilao ay agad-agad ko na nga itong pinasok kung saan namin nilalagay yung mga natakal na nga naming pagkain. At ire-ready ko na nga po pala ito for toppings. Ipinapaibabaw ko na nga lang po pala yung gulay ng ating pansit para naman maganda-gandang tingnan pag ito nga ay i-deliver. Dalawang bilaong pansit sotanghon nga po pala yung in-order nila. Isang extra large at isang large. Nung malagyan ko na nga ng gulay yung isang pansit na bilao ay isinunod ko naman itong isa. Medyo tansya-tansyahan na nga lang po ang aking inilalagay dyan mga bebe ko dahil yan nga po ay may suka. Medyo madami-dami nga na naman kaming niluto for today's video. Kaya naman madami na naman pagkain ang nakuhanan kong video ngayong araw. Kaya naman sa mga natatakam dyan ay pwede naman po kayong umorder basta malapit lang po kayo dito sa aming lugar. At nung maiprepare na nga namin lahat ng aming mga niluto ay inilabas na nga namin at yan nga po ay ready for deliver na. O diba? Napakadami na naman pagkain ngayong araw. Pero wag ka mga bebe ko, kahit napakadaming pagkain ay hindi naman kami makakain. At syempre, hindi naman sa amin yan. Char. Yun nga po palang pansit na bilao ay meron nga po palang kasamang puto yan. Hindi ko na nga po naipakita sa video at nag-aapura na nga po kami dyan sa mga oras na yan. Kaya naman hanggang dyan na lang po ang ating for today's video. God bless. Bye!